Dangumaga rin po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at sa pakikisa natin sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pamatay sa krus. Ngayon tayo nakikisa sa mga gawain ng mga mahal na araw. Mga minamahal, kalakit ang mga kahilingan natin ng luhog sa banal na pagdiriwang. Isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, ganyan din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, ganyan din sa mataang pinakakuha natin ng ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bautisa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatory, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para matulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok at balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis. Pagkat ang batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit. At siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman. At ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan ko sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko'y di na ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak ko sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong abag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Tayo po ay magsitayo. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Yesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noo'y di ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig ipaganda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko sa bahay mo ay kakain ng hapunang pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at hinanda nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabi ngayon, dumulog sa pag si Jesus kasama ang 12 alagad.
Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok, ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, tayo ay nasa Miyerkules Santo sa mga mahal na araw. At kay ganda sa ating mabuting balita, ipinapaalala ang mga ilang katotohanan at ilang bagay sa ating buhay at pananampalataya bilang mga Kristiyano sa katauhan ni Judas Iscariote, yung mga katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano? O iginagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala at mga masamang ginagawa sa ating kapwa at gayon din sa ating Panginoong Jesucristo. At una na rito, mga minamahal kong mga kapatid, yung katotohanan na Jesus let us decide. No? At isa yan sa nirerespeto ng Diyos sa atin bilang mga tao. No? Hindi niya pinapakalmanan o hindi siya nangingialam sa kung ano yung gusto natin. Mga minamahal kong mga kapatid, no? Hinahayaan niya tayo na magdesisyon sa mga bagay na gagawin natin bilang mga tao. Anong ginagawa ng Diyos? Anong ginagawa ni Jesus? No? Ini-offer lang sa atin. Kumbaga, inilalatag niya lang lahat ng mga pwede nating magawa. No? Maminamahal kong mga kapatid, lalo tayo ngayong panahon ng Kwaresma, nariyan, pinapaalala sa atin ng simbahan ang mga ilang gawain sa atin. Kultura man yan o tradisyon. No? You decide alin ang gagawin mo. No? At kumbaga, hinahayaan niya rin tayo na pumili kung anong gagawin natin, masama o mabuti. Pero, ini-encourage niya lagi tayo na gumawa ng mabuti. Pero kailanman, ang minamahal kong mga kapatid, tatandaan natin ito, hindi niya tayo pipilitin na gawin ang isang bagay, no, na labag sa ating kalooban. No? Kagaya ni Judas, tignan niyo ho ha, alam ni Jesus na itong taong ito ang magtatraidor sa akin. Pero, pinili pa rin niya na maging alagad. Maminamahal kong mga kapatid, no? Bagamat itong umpisa, alam niya na itong taong ito magkakanulo sa akin. No? Kaya tayo din, maminamahal kong mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, ito yung ipinapaalala ng Diyos sa atin. Ini-offer niya sa atin. Inilalahad niya at inilalatag niya lahat na mga pwede nating gawin, masama o mabuti, o maraming kabutihang gagawin natin. Pero tayo mag-desisyon sa buhay natin. Ano? At syempre, mga minamahal kong mga kapatid, kapag na-desisyon tayo, nagawin yung masama at tayo napahamak, abay, wag natin sisihin ng Diyos, ha? Bay, unfair yan kay Lord. Tayo yung nag-desisyon, eh. Baga masisihin natin ng Diyos. No? Kaya nga, pinapaalala, anumang kapahamakan o problema ang ating naranasan, buong ngayon ng ating desisyon na ginawa. Kaya ngayon nangyari kay Judas, desisyon niya yun. No? Mga minamahal ko mga kapatid, at yung mangyayari din sa atin,
Desisyon natin yon. At hindi pa kakailman ng Diyos, kahit kailman, kahit kailan, no, ang kapangyarihang ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, nakatotohanang ibinabahagi at ipinapaalala ng Diyos sa atin sa katayuan at katauhan ni Judas Iscariote, mga minamahal kong mga kapatid, na he is more concerned about our safety or about our salvation than his. No? Mas inaalaala niya, mga minamahal kong mga kapatid, mas inaalaala ng Diyos yung ating kaligtasan, no? Yung pagkaayos ng ating buhay kaysa sa kanyang kumbagay kaligtasan. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, tignan niyo po, kahit alam na alam ni Jesus, natatayado rin siya, mga minamahal kong mga kapatid, hanggang sa kahuli-hulihan, gusto niyang kumbaga ay makuha, mapagtagumpayan, mailigtas ang kaluluwa ni Judas Iscariote. At yun din yung nais ng Diyos para sa ating lahat, magpakasama-sama man ang ginawa mo. No? Sa biyaya, awa at habag ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, mas gusto niya siya mapahamak kaysa tayo. No? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga niya patuloy na iniaalay ang kanyang sarili, no, sa banal na misa bilang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan para sa atin. No? Na ngayong mahal na araw, ginugunita natin, no, kung paano nag-umpisa yung kanyang pag-aalay na ito sa pamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating parte, ano naman yung gagawin natin? Di kagaya nung ginawa niya. No? Mas isipin natin yung kaligtasan ng ibang tao kaysa sa ating sarili. No? Kasi yan ang isang pinakadakilang bagay na magagawa natin bilang mga mananampalataya. No? Dahil yung sinusunda natin, ganun ang ginawa. Mas nanaisin pa niyang siya ang mapahamak. Siya ang magdusa. Siya ang maghirap kaysa iba. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng paglalakbay ngayong mga mahal na araw, sana ito yung maitanim natin sa ating isipan. Mga katotohanan na ipinapaalala sa atin ng Diyos. No? Na tayo bilang mga mananampalataya, hindi kailanman pakikilman ng Diyos sa desisyon na ating gagawin sa buhay. Tayo sa ating parte, magdesisyon tayo na laging gawin ang mabuti, laging gawin ang kalooban ng Diyos. At sana, sa ating mga gagawin, ito sana ay para sa kapakinabangan muna ng ating kapwa bago ng ating sarili. Pagpalain nawa tayo ng po may kapal ngayon at kailanman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaluluwa. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ginde naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng malakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sa namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa alay kapwa.
para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan
at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Sesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay naanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng Pambansang Dambana, ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay naanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mga mahal na araw, inanyayahan namin kayong manood ng live senakulo ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina't tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahala sa amin upang lahat ng dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.